Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong maglilingkod. Pag-usapan natin ngayon itong secret agreement na nako binalingan po nito ni Holly Mao. Sabi niya kasi tinatawag daw po siyang Harry Mao. Pero kung Chinese version, edi Holly Mao. Holly Mao lang po, hindi po Holly Mao ha. Itinuro si Erap. Si Jinggoy naman, binalingan si Gloria. No, tungkol po doon sa nangako daw na aalisin ang BRP Sierra Madre. Nako naman! Bakit naman? Harry Roque, ikaw yung masyadong matabilang bunganga. Eh, ngayon, ang tinuturo po kasi ng sambayan ng Pilipino, si dating Pangulong Duterte daw ang most likely nangako sa China na hahatakin yan. Pero wala pong kumpirmasyon dyan. Di ba? Nakikita ko sa mga comment section yan. Bakit? Eh, sa laki ba naman ng kanyang pagmamahal kay Chi at sa bansang komunista. Pero galit sila sa NPA. Take note, dun po sa barko, yung MV Kalayaan, galing po ng China ang mga supplies ng armas na gagamitin ng mga NPA. Napaka-inconsistent nyo, Daddy Diggs. Ay nako, siguro ako naging vlogger ako noong 2016 pa lang. Eh baka 2017, 2018, eh, kalabanan niyo ako. Anyway, sabi ni Harry Roque rito, ito daw pong kiniklaim-claim ng China. Ayan, ina-attribute naman nila yan, kasunduan na yan sa administrasyon po ni President Erap at hindi kay President Duterte. Ayun, ano ba, hihintayin mo pa ba? Hihintayin mo pa ba na magsabi ang mga incheck na anong hindi? Uy, nangako sa amin yun. Pero alam niyo mga kababayan, mas masahol ang pangako na ang kasundo ang pinasok. Huwag na nating tawaging secret agreement. Okay? Pagbigyan na natin sila, tawagin na nating gentleman's agreement. But for me, that's not gentleman or gentleman's agreement. This is a betrayal or coward's betrayal agreement. Di ba? Sabi ni Jinggoy, walang kasunduan, ano pangaking binitiwan. Walang pangakong kasunduan o pangakong binitiwan ng aking ama, ang dating President Joseph Estrada, sa pagtanggol ng BRP Sierra Madre sa Union Shield. Sarap gayahin ng mag-amang yan, no? At ito'y pinatutuhanan ng mga nooy defense and security officials, gaya ni dating Defense Secretary Orly Mercado. Amunin kaya ni Jinggoy ng bugbugan si Harry. Magkasing katawa naman sila eh, no? Anyway, body shame eh, no? Ako naman po naniniwala naman. Siyempre rito kay paring Jinggoy. Bakit naman naniniwala kay Jinggoy? Aba, eh tatay nito, ha? Hindi maalis. Dito, eh, kapwa ko Pilipinista si ano eh. Si Erap eh. No, di nyo alam yun. Ito po nga shit agreement, sabi ni Magnus. Ito, hindi po nawala. Balikan lang natin ang kasaysayan. 1994, nung sinimulan ng China ang budulin si FDR. Nagkaroon ng isang agreement na napaka-nonsense because this economic agreement is actually about protection, not more investments. Bagkus protection ng mga negosyanteng Chino at saka ng mga negosyanteng Pilipino sa dalawang bansa. At magte-take effect ito ng 1994. Nagsimula agreement na yan, 1992 yata, 1991. Tapos 1994, tinira ng mga incheck, ito pong mischief reef. Nung masita, ang sabi nila, ah hindi, fisherman shelter lang yan. Ganun lang ginawa nila ron. Now, ang ginawa ngayon nila, syempre, okay, ganyan, di, wala. Tsaka isa pa, presidente nun, si FBR, si Erap naman noon, vice, di ba? Vice presidente. Pero naging, sa lahat po ng vice presidente, si Erap po ang naging pinakamasipag. Sa totoo lang, si Erap ang naging pinakamasipag, maraming achievements, di ba? Yung VACC niya. Tapos, hindi po niya binastos na kinalaban niya ang kanyang pangulo. Ginalang ni Erap ang kanyang presidente, si FBR. At sa awa ni Erap sa pagkapahiyang inabot ng Pilipinas at ng kanyang presidente noong 1995 nang tuluyang agawin
at wala namang investments na pumapasok sa bansa noon, kundi talaga nga both hands ni FBR were tied, na umaasa katulad ni Daddy Diggs na dadating ang 300 investments na pinangako ng China. Buti nga yung kay BBM galing sa iba't ibang bansa, may nagmamaterialize eh. Sa kanya, isa lang ang inasahan, 3 palibring tulay lang ang ibinigay. Tapos isang pautang. Yung adam na ginagawa. Tapos utang talaga kasi ano yan eh, build program yan eh. Yeah, so waiting lang naman nadali si Paring Erap. Pero yung po, yung kita niya sa waiting, saan niya ginamit? Tanong ko sa inyo, kung naalala niyo. Nakinabang po mga kabataang Muslim, yung pa-scholar ng OMA, Organization on Muslim Affairs, doon niya binagsak yung mga kinita niya sa waiting. Ginamit niya pang scholar. Now, balikan natin ito. So, kinuha ni Erap, nung siya na presidente, naiisip niya na eh. Very futuristic po si Erap. Gagawin yan sa atin. Ginawa yan kay Ramos. Nakita ng China. Walang nagawa si FBR na dating general. Ako pa na isang na artista. Hindi malayong gawin yan sa akin. Yan. Ngayon, ang ano niya, kailangan merong kapalit ang mischief reef. So ito na nga po yung ayungin. At nakita din ni Erap ang importansya ng ayungin at saka nitong Scarborough Shoal. Kaya ang ginawa niya, 2 barko, advice, sumigiri siya ng advice sa mga defense of officials niya. So nagkasundo sila, sige, si BRP Benguet na ngayon active pa, buhay pa, nagagamit pa ng Navy, isadsad na yan dyan sa Scarborough Shoal. Etong si Sierra Madre, dalhin yan dyan sa Ayungin Shoal. Kaya lang, nagkaroon ng strong opposition ang China doon. Kaso meron tayong isang event, may invitation tayo doon sa Chinese Premier. So, kumbaga, as a sign of good gesture, pumayag si Naerap na alisin ang Benguet, ang BRP Benguet, doon sa Scarborough Shoal. Pero sa Ayungin, nako, wala siyang pangako. Ang palusot lang nila, hindi namin pwedeng alisin yan kasi sira ang makina. Low tide. Hindi mahatak. Walang barko nga hatak. Nag-offer ang China. Hindi, kami nahahatak libre. Tulak nyo lang. Ha? Busy kami. Oh. Ganon, hindi na nga ako si Erap. Binudol po ni Erap. So, tinantad lang ni Erap ng mga palusot. Then alam niya, ang epekto nito, pag nakuha na ang mischief reef na siyang pinakamata ng Pilipinas dyan sa Kalayaan Island Groups under PD-5096 ni Apolacay. So, pinalitan niya. Okay? Doon siya lumipat sa Kilay. Doon po sa Ayungin Shoal para maprotektahan ang pinakamabigat na interest ng bansa natin at interest din ng China, ito pong Recto Bank. Okay? At yan na po ang sumunod na mga nangyari, na-kick out na si Erap. At sino na naman po ang bida sa pag-kick out sa kanya? Wala hong ibang promotor ng oust Erap movement kung hindi po ang ating, hindi ko naman kaibigan, si Ka-Eric Celis. Siya ang promotor ng oust Erap movement. Na walang kaalam-alam ang mga oligarko na anti-Erap. Kasi yung mga yun, parali-rali lang, bayad ng magra-rally. Pero sa disenyo ng isang NPA, siya po ang may... aminado naman si Ka-Eric yan eh. O, kaya kahit nga anytime pag nakikita ko, sinasabi ko, kasalanan mo yan eh. Diba? Ikaw ang engineer ng pagbagsak ni Erap. Ngingiti na lang si Ka-Eric. Diba? Hey, kaya ako, naniniwala ako rito. At ito pa ha. Ito pa. Sabi niya ha. How is it possible? Ito na, binalingan ni Jinggoy, si Gloria. Kayo humusga bayan. How is it possible that there was a period of relative peace in the West Philippine Sea during the 9-year Arroyo administration? O diba, no? Totoo naman eh. Naka 9 years si Gloria. Plus, pag-upo ni Gloria Arroyo, aba, tahimik. Samantalang nung panahon ni Erap, gumalaw pa ang China
'di ba? Galit na galit kay Arab sa ginawa nila ron sa Ayungin Shoal, yung pagsadsad ng barko ng BRP Sierra Madre, tapos na-kick out na siya. Aba, anong nangyari ngayon si Gloring? Naging ano, naging Efreni. Kasi ano to eh, itong ito to, Chang Zemin, right? Yung kamamatay lang, buti nga. Ay, ano, kaya kamamatay lang. Yan, si Chang Zemin. Kaya sabi niya rito, tignan niyo ha, paano nangyari na ano ba sa atin, bigla na lang nagkaroon ng ganong kahabang katahimikan? Ang totoo, Jinko, hindi ganong katahimikan eh. Diba? Kasi nga, diba, binubudol-budol na rin tayo ng Arroyo Administration, yung JMSU, oh, 4 years later, yung JMSU. Tapos yung ilang mga lang, yung broadband deal, yung ZTE broadband deal. Diba? Ilan yung mga issues na nakarating sa taong bayan noon na involve ang China noong panahon ni Gloria Arroyo. And the administration that succeeded my father was conspicuously silent and did not take any steps to claim our territorial rights concerning the West Philippine Sea. Tama. Wala naman kasi talagang ano eh. Wala naman kasi talagang ano rito. Mababalitaan ka mula kay Gloria Arroyo na pumalag. Nagreklamo. Hoy, bakit nyo kinuha yung Mischief Reef? Ibalik nyo yan. Wala pong ganun. Walang ganun-ganun si Gloria Arroyo. So, ay problema nun ng Pilipino natin, eh kulang pa tayo sa yung magiging way at saka yung source of information. Mahina wala pang internet nun tayo eh. Di ba? Tapos asa lang tayo sa mga media. Eh yung media naman, if the price is right, news blackout ka. Kaya ang yayaman nila eh. Pero pag kinausap, kaya lang sahod mo. Liliit lang pala. Oh. Grabe. Yeah, doon sa JMSU, pagsak ang popularity ni Gloria doon. Yan. Sige lang po, unahin ang trabaho, importante yan. Diba? Ngayon, eto ang gusto ko mangyari kasi, nako, may pumalag na kay Harry Roque. Sabi rito, Philippine Security Council, there's Roque to explain Duterte's gentleman's agreement with China. Okay, so maliwanag ho, sa side ng gobyerno, ginagamit po nila ang gentleman's agreement. Now, Harry Roque, huwag mo namang ingal-ngal na tinatawag yan ng gobyerno na secret deal, secret agreement. On the side of the government, gentleman's agreement. Now, the Filipino people is asking you to explain, sabihin mo sa amin, total, matabi naman ang bunganga mo magkwento. Diba? Itodo mo na. O, ipahamak mo na. Eh, pahamak. Para sa bayan. Sabihin mo na yung totoo. Ano ba yung mga naging agreements pa ni Daddy Diggs? Explain mong maigi. Total, ikaw naman ang spokes niya ng kanyang black na shadow government pa. Diba? Sa ngayon. O, sabi diyan, an official of the National Security Council, there's former presidential spokes man Harry Roque to provide details of the alleged deal between the Philippines and China over the West Philippine Sea. Diba? Sa tingin niyo naman kaya gagawin niya ni Harry Roque? Baka sabihin pa ni Harry Roque yung ganun niya, no? Belat niyo, neck-neck. Ay, nako. So, ako po, again, ulitin ko lang. Ako'y naniniwala na hindi po galing yung pangako na yan kay Arap. At most likely po, ang mapangako pong yan, wala pong presidente talaga ng bansa natin na nagdaan at nagsakasalukuyan ang nangako na aalisin ang BRP Sierra Madre. Okay? Wala nang mailabas ang China na black and white. Why should we believe that there was a president? Diba? That there was a Filipino president who had that, who entered that agreement or a commitment sa kanila. Ang sinasabi lang naman nila, sabi kasi aalisin eh. Oh, sabi kasi hatakin nila kasi sira lang daw yung makina. Kasi sabi nila low tide. Oh, dagdagan na nga namin ng tubig. Ayaw pa rin nilang alisin. Puro ganun lang naman sila eh. Diba? Pero ang pinakamatindi po rito, yung pinasok ni Daddy Diggs sa kasunduan. Yung gentleman's agreement. Walang gagalaw. Ha? Walang
Tawag dyan yung kukuha, wala na tayong i-occupy pa na ibang features sa West Philippine Sea. Eh, di ba? Tapos ang papadala lamang po natin doon ay pagkain sa BRP Sierra Madre. Tubig. Yun lang ang papadala natin. Walang reinforcement materials. Pababayaang mabulok. Pababayaan na lang na kusang magiba at madaganan kapag hindi agad lakalikas itong ating mga navy doon. At pag nagiba na ang dambuhalang kalawanging barko na nilait-lait ni Harry at ni Halimaw, eh, syempre, eh, kawawa ngayon itong mga navy natin doon. Di ba? Biruin mong init ng araw, exposed sila. Oh. Sino ngayon ang mag-re-rescue sa kanila? Siyempre, nakaabang agad. Ang galing lang sa Mischief Reef at paikot-ikot dyan ang mga barko ng Coast Guard ng China. Humanitarian effort. Pagkatapos nun, yung matagal ng panahong pagtitiis nila para makuha. Kasi yan po talaga ang ayungin, Shoal. Kukunin at kukunin nila yan. Tatayuan at tatayuan nila yan. At ang kapal pa ng mukha na pinasok nila yan, na inuuhan niya ni Daddy Diggs, napaka one-sided niyan. China lang. Sino sila para utusan? 'Di ba? Para igiit ang terms na wala na wala na kayong kukunin, ha. Kasi nung nakasaad rin po 'yan doon sa South China Declaration of Conduct ng diyan sa South China Sea. Nakasaad din doon na ewan ko sinong loko-lokong presidenteng umayon doon na wala na tayong no more further construction. But China violated that. Tapos wala nang kukunin pa ng mga extrang mga features kahit na nasa loob ng EEZ natin. Alam nyo, ang pagsang-ayon doon, ito po ay partial surrender of our sovereign rights ng entire West Philippine Sea. Doon na nga lang po sa rule ng debate, sa orindain, sa parliamentary procedure, hindi ka dapat aayon sa argumento ng kalaban mo. Kung meron kang inayunan, eh dapat partly lang doon or else defeated ka na. Oh, pero dito kita yung magalaw ng mga presidente nating nagdaan. 'Di ba? Eh iwan ko ba? Kawawang Pilipinas. Hay nako. Okay, so iwan po muna natin ito at doon naman tayo sa susunod nating topic. Okay, ito yung mas maganda.